Ako okay naman ako. So for today, ang gagawin po natin ay isang reaction video. But before that, gusto ko muna sabihin sa inyo na belated Happy Mother's Day. Ayan. Alam ko naman na dapat ang Mother's Day ay parang araw-araw natin ginagawa. Kumbaga yung pagpaparamdam at pagmamahal sa mga nanay ay dapat ginagawa talaga yan. Hindi lang kapag Mother's Day. But anyways, connected to that, ay ang gagawin po natin ngayon na reaction video ay tungkol dun. So bago natin simulan ang ating panonood, gusto ko lang sabihin na umattend nga pala ako ng online VIP premiere ng Maggie. At dyan, kasama po namin si Tito Boy Abunda and si Miss Judy Ann Santos. Ayan, nag-enjoy ako dyan ng bonggam-bongga. So pinanood namin dyan yung 3 anthology series ng Maggie, which is number 1, yung Commander Night, tapos yung Pag-asarap, and then yung Nakakatakooks. And speaking of Nakakatakooks, yun po yung gagawa natin ngayon ng reaction video. So sabay-sabay po natin siyang papanoorin. And syempre, congratulations sa Maggie sa kanilang first ever anthology series. Ayan, napakaganda at napakabongga po. And of course, yung mga recipes dyan ay nasa site po nila sa website, maggie.ph. So pwede nyo kunin dyan yung mga recipes. And mapapanood nyo rin po yung tatlong anthology series na ito sa kanilang YouTube channel and sa kanilang Facebook channel. So, visit mo na yan, i-follow mo na yan, i-like mo na yan. So, there you go guys. Ayan na, magsimula na po tayo. Ayan na. Maggie Kusina Serie. Sa kusina ng pamilya Pilipino, maraming masasayang pinagsasaluhan. Sabi nga, na isang sikat na philosopher. Itago na lang natin sa pangalan. Chuday! Ayun na nga. A family that cooks together stays malagaya forever! Ay, naniniwala ko dyan. Totoo yan. Ang sarap lalo kapag salo-salo, di ba? May mga pamilya na hindi lang basta bonding ang pagluluto. It's a tradition. Truth! May kusina rules na ipinapamana. Yon, kusina rules. Kaya parang matatakot ka kapag pinikpanalo. Pero meron talagang pasaway sa kusina. Ay, totoo din yan. Meron they have their own ways of cooking. Oh. Kahit pagtaasan pa sila ng kilay. Trot. O, diba? Sa atin parang okay na, pero pag ang lola natin na nag-judge or yung mga mamis natin, baby, chicharon lutong dapat. Mahirap ba sundin ng cook? Ayun na nga. Nag-ipatuloy ang lasa. Oo. Oh, real-talk kung real-talk sila eh, no? Pero mama to, okay na ba? Iha. Oh, dead ma. After ko, ikaw na ang pinakamatandang dalaga sa pamilya. Ganyan-ganyan yung lola ko. Look, mama. Lahat sila umalis na. Oh. Yes. People come. Pero bumabalik sila for food. Oh, gusto ko yun. People come and go. Super totoo, pero bumabalik. Kapag masarap. Ilang generasyon na ng mga tita ang nagpasapasahan ng libro na lang. Hindi kita tinatakot, baby. But according to our tradition, pag hindi sinunod to, may nangyayaring kalubalagahan. At kailangan mong sundin kapag sinabi nila. Mama, kasi may mga paniniwala talaga sila minsan eh, di ba? Ayan na nga, marami na kang balita. Dapat maganda ako sa ilera ng mga auntie mo, ha? Aww. Mama, ito naman. Gamitin mo yung picture ko na Miss Pampanga 1970 ako. Para Reyna, parang yung lola ko ganun. Makikipag-usap lang, may isisingit na habilin. Dapat ganyan na. Hoy, Dulce. Alam naman nating mas maganda ako sa'yo. Kaya huwag ka lang manakot dyan. Lamang ka lang naman sa pagluluto. Pero pareho pa rin tayong dalaga. Hanggang tumanda. Ang pait naman nun, mama to. Mama to. Itlog. Sino
Miss ko na yung luto mo. At nagsimula na nga ako. Buti na lang hindi ako matatakot din. Mega, no? Pag 40 days, nagpaparamdam? Ang cute ni ate. Hello? Ay, Kuya Toto! Hello! Hi, Auntie Rita! Hi! Ken, Ken! Hi po! Oh, nasaan na kayo niyan? Felix ka! Hala? Sandali naman! Ang bilis naman nun! Kuya, eh, alam mo naman, di ba? Hindi ako masyadong confident dyan. In short, gusto niya sabihin na bagalan nyo kasi hindi pa ako nagnaluto. Hindi pa ako tapos. Ayan ang paghihiganti. Hulog ka talaga ng langit, Mama To! Para palang science experiment ng cookbook na to. Sige. Diyos ko, Day! Juday! Bigyan mo naman ako ng cooking powers dyan. Ayon. Ang hirap, hindi mo may continue yung gusto mong gawin. Kasi may mga harap sa paligid mo. Stellar! Aba, mukhang di pa nakakatawid si Ason. AKA, Mama to ni Katie. Nasaan ba si Ason? Well, 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 it's my chance na turuan yan si Baby magluto. Literal binebi kasi. Ayun na nga. Kaya yan, hindi naging kasinggaling natin sa kusina. Ko yung mga ano eh. Not a stella. Binebi kasi, ayan, dito lang natutoy yung mga ganun. Kalyate, por favor. Ako ang maestra. Pues ako ang magtuturo. Napakalaking tulong itong Maggie Magic Sablet. Get that right, that. Dapat sundin ang tradisyon! Ay, dapat nasira na nga. Dapat maging masipag sa paghahanda sa pagkain, no? Ops, ops, ops! Ang bibi! Ate Koys! Ate Koys! Mabili naman ako itong mga regalo, ha? Kasi sila kuya parating na. Ayan na. At nadami pa kasi ako. Diba? Walang kinalabot si Ate. Madadami pa siya. Nasaan sa pananakot. Sila? Makatawid na nga sa wakas, oh. Wala man lang sasalubong sa akin. Yung feeling na mag-isa ka ako na sasalubong sa'yo. Pero hindi ako invited. Eh, di ba? Party mo pero hindi ka invited. Hello, relate ka ba doon? Apalaya, sikaw, okra, tomato, ayan na si Ate. Maradamay. Akala ko naman kung sino na. Sa tulala na nga. Ano? Ano daw? Two words. Three words. English. Ay, ba't ko naging comedy na po siya? Ayun na nga! Sorry, dude. Hi! Asan? Dito na ako! Wait, tatawag kayo ni Ate ang pagluluto. Hindi siya nasinda. Tuloy-tuloy pa rin siya. Okay po. Ingat. Hmm. Ito kolosa naman pala sa mga recados. Mm-hmm. Pero tingnan natin ang diskarte mo, iha. Tingnan natin ang diskarte ni Ate. Not my style of paghihiwa. Pero tingnan natin kung stellar ka, Day. Oh, lots naman. Huwag kawali, kundi palayo. Nakaka-pressure kapag ganyan, oh. Lalo na kapag may nanonood sa'yo magluto. Disastrous! This is not our tradition! Ewa! Makakulang sa init yan! Ayun na nga. Bisita. Baby, bagoong alamang... Pag may nahulog may bisita, naniniwala ko na. Wow, sarap. Ginutom ako, guys. Aww. Sinira mong timpla ng ating pamilya! Ayan na. Pinagwantar!
my final touch sa sikretong magic. No! Nakitawid din. Yes! Oh my God! Oh, OMG! Oh my God! Ang sarap! Masarap kumain! Eto na! Oh, ayan na nga. Ang Delikados Pinakbet version 2.0. Oh, version 2.0. Oh. Parang feeling ko isa rin ako sa mga titi. Parang talagang pre-practice ni Mama to, ah. Siyempre naman! Pero, pinaplagan ko kaya ng magic ko. Matik man nga. Ayan na. Ang crunchy nun. Proud of you, sis! Aww! Ang sarap kapag pinipuri yung luto mo, di ba? Impossible! I need to taste it! Ah. Delicioso. Ang kadisyon natin, may sasarap pa pala. Aww. Yes, tastes like Nirvana. Ate Rita, ate. Okay. Ayan na, isa pa. Daming judge. I must say. Kaya tata. Stella! Stella! Oh! I love it! Azon! Try it! Sulit lahat ng pagod mo, di ba? Kapag nasarapan sila sa luto. Now I truly believe in your magic. Oh my God! Happy ending! Oh. O, di ba? Ang dating pasaway sa kusina, napasway pati opinion ng mga mahuhusay na tita. Dahil lang sa kamay niya ang sarap na ligaya, pag may Maggi Magic sarap, lalong sumasarap. Oh, eto na. Oh, takot ko lang sa iyo. From Nestle. Okay. Ayun na nga, nako. Pakpakan muna natin 'yan. Ang galing. Alam nyo, kaya nakatulala ako dun sa last kasi pa na-touch ako dun sa sinabi na nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Totoo 'yan, 'di ba? And happiness is the key. Diba? And yun yung magic ng buhay, yung happiness. Aww. So, ano po masasabi ko sa pinanood natin na video, guys? First of all, syempre, congratulations, Maggie and Miss Julianne Santos at sa lahat ng bumubuo nito. Ang galing nyo. Grabe. Feeling ko, ang dami din nakarelate, lalo na sa mga may lola. Alam nyo yun, lalo yung mga may lola na ang galing magluto, tapos ikaw, syempre, tuturuan ka ng lola mo. Ako, ganito kasi yung paggawa niyan. Hindi kasi ganyan, dapat ito. Diba, aminin natin, minsan nakaka-pressure kasi naman talaga, ang mga lola natin, magagaling talaga sila magluto. Diba? Kumbaga, sanay sila magluto eh. Tapos minsan kapag may ginawa tayong mali, hindi kasi ganyan, ganito kasi. Pero syempre, minsan din, totoo naman yung may kanya-kanya din po talaga tayong style ng pagluluto. Pero paano mo ba isasabihin sa kanila na, Lola, pwedeng try niyo po muna yung style ko. Syempre, minsan, feeling nila, binabara mo sila or feeling nila ayaw mo silang sundin. Lalo na ang mga lola, sensitive yan. So dapat, alam natin kung paano natin itatawid sa kanila yung mensahe natin na hindi sila na-offend. Diba? Kagaya na ni ate, pinrove pa rin niya na kahit paano, meron siyang sariling style of cooking. At nagustuhan naman ng kanyang lola, o diba? So, siguro, i-prove natin in a nice way. And huwag tayong matakot patunayan, diba? Ang masasabi ko rin dito sa nakakatakoks ay, huwag kang matakot. And kidding aside, totoo, huwag ka talagang matakot. Kasi kapag natakot ka, kapag pinangunahan ka ng takot mo, magiging negative ka. Be positive. Para magawa mo talaga yung mga bagay na gusto mong gawin at gusto mong i-prove. Kahit di lang din sa pagluluto eh, kahit sa totoong buhay, di ba? Minsan pinanghihinaan tayo ng loob kapag sinabi sa atin na hindi, ganyan yan, ganyan yan. Tapos may gusto kong isagot or may gusto kong sabihin pero hindi mo magawa dahil sa takot mo. Ang ending, hindi mo na nasabi yung gusto mong sabihin. So, sa buhay, kailangan i-prove mo rin yung sarili mo and i-express mo rin yung sarili mo at patunayan mo. Diba? So ayun, na-miss ko rin yung lola ko kasi yung lola ko, mahilig talaga siya magluto. And kapag siya yung nagluluto, iba eh, sobrang sarap talaga. Promise. Ako, tinry ko na ilang beses na gayahin yung luto niya. Pero ang ending, may mga luto rin naman ako masarap. Pero masasabi ko, iba't iba lang talaga siguro tayo ng style ng pagluluto. Parehong
masasarap, pero may kanya-kanya talaga tayong style. And siguro, ang masashare ko lang din na memorable moment namin ng lola ko is, nakarelate nga ako nung kanina, nakakainis yung kapag halimbawa nag-uusap kami. Minsan kasi mga lola, real talk sila, di ba? So, akala natin masakit yung sinasabi nila, pero sa kanila, real talk lang yun. Gusto lang nilang sabihin sa'yo, no? Ito yung mangyayari, kaya dapat galingan mo na, kaya dapat marunong ka ng ganito, ng ganyan. So, huwag tayo ma-hurt sa mga ganun, kasi talaga ini-express lang nila yung sarili nila. Meron pa yung mga linyahan ng lola na papunta ka pala, pabalik na ako. Yan, yung mga ganyan. So, ayun, cute lang talaga sila doon. And yun nga yung kanina, yung minsan naghahabilin. Ganyan din yung lola ko, yung minsan naghahabilin. Kaya, masaya yung usapan, tapos biglang lulungkot. Kasi ano ba yan, ma? Huwag ka na maghabilin. Mama kasi tawag ko sa lola ko, yun. Huwag ka na maghabilin, pero para sa kanila, eh, that's life eh. Yun ang reality ng buhay eh. Kailangan mo marinig itong mga bagay na to, di ba? And syempre, yun nga, mahalin din natin ang mga lola natin. Kasi balang araw, tayo din yung mga magiging lola naman. Aww, ayoko muna mag-fast forward sa bagay na yun. But anyways, ayun na nga. At syaka guilty rin ako sa ano ah, sa pagluluto ah. Kasi minsan, dito kasi sa bahay, si David yung nagluluto. Mahilig ako makialam minsan. Sinasabi ko na ganito yung paghihiwa, ganito yung tamang paglalagay. Tapos sinasabi niya, wait lang, sit back and relax. May kanya-kanya tayong style at galing sa pagluluto. Sinasabi ko na lang, okay, sige. Tapos pag natikman ko naman, okay naman pala. So nakaka-pressure din kasi kapag may nanonood sa'yo, tsaka kapag may nagdidikta sa'yo kung ano yung gagawin mo, diba? So natuto na ako nun. Kumbaga, hayaan ko na siya sa style niya. Ganun. And yung lola ko naman, minsan kapag nagluluto siya, tapos pag nanonood ako, ma, bakit yun? Ang dami ko namang question din. Ma, bakit yun ang ganun? Sabi niya, ay nako, ituturo ko na lang sa'yo yan. Doon ka muna kasi madaldal ka. Hayaan mo muna ako dito. Okay, secret. Ganun naman siya. Minsan may mood siyang ganun na, hayaan mo muna ako dito. Pero kapag dumating naman yung time na sinabi niya na, oh, tuturuan kita magluto, ito yung gagawin mo, halika dito. Concentrated talaga siya noon, tsaka nakafocus siya sa pagluluto. Okay naman ako, nakikinig naman talaga ako sa kanya. Kasi ako naman, wala talaga akong alam sa pagluluto eh. But anyways, pwede pa rin naman natin i-discover kung ano yung mga galing natin, di ba? Malay mo, magaling ka pala magluto, hindi mo lang napapractice, so i-discover mo na yan, di ba? And ayun na nga, at least, naitawid ni ate, dahil ang hirap kapag may mga beliefs ka, ang hirap putulin ang belief nila, lalo na kung may cooking book or may tradition kayong sinusunod, di ba? Ang hirap i-break nun. So kahit paano, at least, na-improve ni ate na pwede rin naman pala kahit hindi dum sumunod, di ba? Ayun, so nag-enjoy ako sa panonood and thank you dahil sinamahan niyo ako manood nito. Again, napapanood niyo po ito sa Facebook and YouTube ng Maggie. And kung may time ka ngayon at andyan ang lola mo, i-kiss mo sila and i-hug mo sila and say thank you and I love you. Aww. For sure, marami dyan ang mga nakamiss sa lola nila. Mm-hmm. So yun lang guys, salamat ulit and bye-bye!